And po magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. At ayun po, tayo po ay muli narito po sa ating online Bible study tuwing alas 4 po ng hapon. At inaasahan ko po na tayo po ay nasa maayos na kalagayan sa oras na ito. Yan, sige po, tayong lahat po ay inaanyahan ko po na tayong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, sa panimula, Panginoon, ang gawain po namin sa hapong ito, patuloy, Ama, na turuan mo kami. San mang kami naroon ng mga anak mo, nalangin ko, Ama, na kausapin mo kami. Hayaan mong gawin mong bukas ang aming puso, ang aming isipan sa mga salita mo. Lord, ang bawat salitang marinig na ay magsilbing paalala, koreksyon, kalakasan, katatagan sa buhay Kristiyano namin. Hayaan mo, Ama, na ikaw magsalita sa hapon na ito sa bawat isa amin. Turuan mo kami, Panginoon, sa paraan mo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po muli, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Medyo maulan po at yung iba po siguro malakas po ang ulan, pero nawa po nasa maayos na kalagayan po tayo sa oras na ito. At muli po, tayo po ay may pag-aaralan po at patuloy po tayong makikinig at mag-aaral ng salita ng Diyos. Kahapon po nasimulan po yung topic po natin na Need a Reminder That God Can Use You. So, doon pa lang po sa title, ano ho, na ang Panginoon po natin ay nagpapaalala po sa bawat isa sa atin na tayo po ay gagamitin po ng Panginoon. Amen po. At ito po, ang isa po sa tinapik po kahapon ni Pastora AC ay yung bata po na may dalang tinapay at isda, na kung saan po, sa paumagitan po ng dala niya na pagkain, ay nakapagpakain po siya ng 5,000 katao. Imagine po natin, yun lang po ang meron po sa bata, pero nagawa nito na mapakain ng 5,000 katao. Diba? Kung titignan po natin, kapag nag-budget ka, sa panahon po natin ngayon, ang hirap mag-budget, diba? Yung 500 mo, araw lang, hindi nga umaabot ng Linggo. Pero ito po, pansinin po natin, yung bata ay ginamit ng Diyos para sa pagpapakain ng 5,000. So, walang imposible po sa Panginoon namin po ba? At pangalawa po, na pag-aaralan po natin dito. Ayan, buksan po natin yung mga Bible po natin dito sa 1 Kings. Ayan, kung may mga Bible po tayo, buksan po natin. Ayan, dito po sa 1 Kings chapter 17. Ayan, verse 12. Ayan, basahin ko po, no? Sabi niya po dito, at sinabi niya, kung paanong ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman, tanging isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. At ngayon ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at sa aking anak upang aming makain iyon bago kami mamatay. Ngayon yung pangalawa po, sabi po dito, ay yung babaeng balo. Amen po. Ano po bang meron doon sa babaeng balo? Meron lang po siyang konting harina at konting langis. Yun lang po ang meron sa kanila. Pero bago po natin ipagpatuloy ito, ito po ay patungkol po kay Elias. Elias po ang sasalita po dito. Ano po? One time po, bago po siya pumunta doon sa babaeng balo or bago siya inutusan ng Diyos sa lugar na yon, ay si Elias po, si Propeta Elias po, ay nagkaroon po siya ng propesiya kay Haring Ahas po. Ahab, sorry po. At ngayon, nag-prophecy po siya na magkakaroon po ng tagtuyot o famine po, taghirap. Na kung saan ang sabi po doon sa kwento, kung sisimulan po natin sa verse 1, sabi niya, hindi magkakaroon ng tag-ulan. At sabi niya, hamog. Alam na po natin kung gaano ka-importante sa tao ang tubig, amin po ba? Di bali nang hindi ka kumain, basta hindi mawawalan ng tubig ang katawan mo. Dahil napakahalaga po sa katawan ng tao ang tubig. At ngayon na sinabi po ni Haring ni Propeta Elias ay magkakaroon ng tagtuyot. So, walang tubig, walang hamog. At ngayon, ang sabi po ng Panginoon kay Elias, siyempre may instruction po ang Diyos sa kanya, sabi niya, pinaalis niya si Elias doon sa lugar na yun. Sabi niya, pumunta ka dito sa lugar na to, ay makikita kang bati. Sabi niya, yun ang iinumin mo at magdadala ako ng uwak para sa pagkain mo. Kalaunan po, lumipas ang panahon, yung batis po na iniinuman niya, natuyot din. Nawalan ng tubig. Eh, siyempre, wala na po siyang may inuman. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, lumikas ka, umalis ka dyan, sabi niya ganun. Meron akong ipapadalang babaeng balo na siyang magpapakain sa'yo. In short po, sumunod po si Elias sa sinabi po ng Panginoon. At ito po yung sinasabi niya sa verse 12, na sabi niya,
Natatnan po niya yung babaeng balon na mumulot ng patpat o kahoy para sa panggatong sa kakainin. At ngayon, humingi po siya ng tubig doon sa babaeng balon na painumin po siya. At sumunod po yung babaeng balon. Pansinin po natin, medyo nag-request pa nga po sa Elias dito eh. Kukuha na nga yung babae ng tubig, bigla siyang nag-request. Sabi niya, pwede ba? Sabi niya ganun, bigyan mo naman ako ng makakain, pagluto mo naman ako. Imagine niyo po yung lingkod ng Panginoon. Diba, nag-request siya na, pwede bang ipagluto mo ako? Pero alam niyo po, yung babaeng balo po dito, sabi niya, saksi ko ang Diyos. Sabi niya ganun, na iyong pinaglilingkuran. Sabi niya, wala na kayo bang makain? Sabi niya ganun. Wala kaming pagkain, sabi niya ganun. At sabi niya, meron na lang kaming kaunting harina at kaunting langis. At sabi niya, lulutuin ko to para sabi niya ganun, ng babaeng balo, bago man lang kami mamatay, ay nakakain kami. Last meal na lang po nila at mamamatay na sila. Imagine niyo po yung hirap na dinanas po ng babaeng balo. Pero sa kabila ng walang-wala na sila, alam niyo po, nagawa pa rin po ng babaeng balo kung anong meron sila na kaunti, ibinigay pa rin po nila sa lingkod ng Diyos. Amen po ba? Na kung saan po, dito po makikita po natin na wala pong dahilan para hindi tayo makapagbigay sa Diyos. Amen po ba? Walang dahilan para hindi tayo makatulong sa kapwa po natin. Kasi ito na nga lang po eh. Sa tutusin lang po kung papansin po natin, pwede namang hindi ibigay ng babaeng balo. Imagine po natin, balo po, pag sinabing balo, walang asawa, siya na lang yung, siya yung naghahanap buhay, siya yung dumidiskarte kung paano nila lalagpas yung isang araw nang makakain sila. So in short, wala siyang katuwang na pwede siyang makakuha ng kakainin. Balo nga eh, di ba po? Alam naman po natin kung gaano kahirap ang balo at walang katuwang sa buhay. At dito po, walang wala siya, pero alam niyo po, nagawa po niyang ibigay yung kakaunting harina at yung kakaunting langis na dapat yun na lang ang kakainin. Kung mapapansin po natin, pwede namang hindi niya ibigay. Amen po ba? Kasi bakit? Kung iisipin na lang niya yung sarili niya at yung anak niya, last meal na lang, yun na lang talaga ang kakainin, pwede namang hindi niya ibigay eh. Di ba meron tayong may mga ugali po tayo na may mga paborito po tayong pagkain, di ba? Pag meron kang paboritong pagkain, minsan tinatago mo pa nga yan, di ba? Kasi ayaw mong mabawasan, ayaw mong may nakikihati doon sa paborito mong pagkain. Pero ito po, nagawa pa po ng babaeng balo na i-share o ibahagi, ibigay yung natitira nilang pagkain. Pwede namang hindi ibigay. Uulitin ko po ulit. Kasi bakit? Karason-rason naman talaga, pwede siyang magrason na, hindi, last meal na lang namin, ito na lang talaga kakainin namin eh. Sunod na araw, wala na kaming kakainin. Pwede namang ganun eh. Pwede niya namang sabihin na, ito na lang eh, ito na lang talagang meron sa amin, hindi ko na talaga ito maibibigay. Pero mapapansin po natin, at makikita po natin at napatunayan ng babaeng balo na walang dahilan para hindi ka magamit sa lingkod niya, sa gawain niya, maging sa kapwa mo. Amen po. At mapapansin din po natin sa kwento po neto. Sabi ko nga po, ang Diyos, kapag willing ka talagang magpagamit, walang imposible. Amen po ba? At makikita po natin dito yung pagkain nga ni Elias, ang uwak pa nga ang nagdadala. Imagine po natin yun, no? Imagine po natin na si Lord, kahit hayop, kaya niyang gamitin para lang makakain ng lingkod niya. Yung uwak, inutusan niya na magdala ng pagkain. Araw-araw yun. Umaga, tanghali, sa gabi, yung uwak, nagdadala siya ng pagkain. So, makikita po natin na kahit hayop pa yan, kayang utusan ng Diyos. How much more pa po tayong mga tao na may kamay tayo, may paa tayo, kaya natin kumilos, na marami tayong sa panahon natin ngayon, napakapalad po natin. Amen po ba? Nakakakain tayo ng 3 times a day. Misan nga, sabi dun ng mga nagpo-post, akala ko 3 beses lang ang pagkain sa isang araw, misan 8 beses pa eh. Di ba? So nakakain tayo ng sapat-sabat at labis-labis pa. Pero itong babaeng balo na to, yun na lang ang natitira. Pero nag-respond siya dun sa utos ng Diyos na bigyan yung lingkod ng Panginoon. So, walang dahilan para hindi tayo nakatulong at makapagbigay. Amen po. So, alam niyo po, nung pandemic, alam na po natin kasi nga dumaan sila sa famine. Parang napakahirap pong magbigay, no? Kapag dumadaan tayo sa
sa tagtuyot, yung walang-wala ka talaga. Pero ang tinitignan kasi ng Lord sa atin, yung heart natin, kung paano tayo magbibigay sa kapwa po natin. Ulitin ko, sabi niya, wala tayong dahilan para hindi makapagbigay, lalo na sa Panginoon natin. Maliit na bagay, pero nagamit sila ng Panginoon. Amen po. Maliit, ano, yung maliit na lang. Yun na lang po ang natitira sa kanila, pero nagamit sila ng Diyos. Maliit na bagay na meron sila, pero naibigay nila sa Panginoon. May mga tao na, sabi nga po, may mga tao na nagsasabi na, yumaman lang ako. Ayan, di ba? Ewan ko po kung may narinig po kayang ganito. Eh, may mga tao na nagsasabi na, kapag yumaman lang ako, tumama lang ako sa loto, papagawa ko kayo ng simbahan, di ba? Bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganyan. Wag ka, kapag may mga pangarap tayo, di ba? Na kapag tumama ako sa loto, tumama ako sa ganito, bibili ko kayo ng ganito, bibili ko ng kayo ng ganyan. Eh, hindi po. Eh, sabi nga po, kailan pa darating yun? Amen? Lain na, bawal tayong magsugal, bawal tayong tumaya sa ganito. Amen po ba? Eh, kasi po, eh, ang gusto ni Lord, yung meron ka, hindi yung wala ka. Amen? Kaya nga po, ang paalala po sa atin ngayon sa pinag-aaralan po natin, tayo po ay magagamit ng Diyos. Amen? Isang bagay po ito na pinapaalala ng Panginoon sa atin na pwede tayong magamit ng Diyos. Hindi pwede. Magagamit talaga tayo ng Panginoon po natin kung magpapagamit tayo sa Panginoon po natin. Amen po. Eh, naalala ko lang po nung panahon ng pandemic, yung nag-start po ang pandemic since year 20, kundi po ako nagkakamali, 2020 o 21. Yan. Matagal na po kasi, amen po ba? Alam nyo, nung panahon po na yun, ng lahat ng worker, ayan, alam po natin nasa church lang, ano po, hindi lumalabas kasi nga, kainitan ng pandemic, bawal lumabas, ganyan. So, yun yung panahon na yung mga tao sinasabi nila, hindi kami mamamatay sa sakit, hindi kami mamamatay sa COVID, mamamatay kami sa gutom. Kasi nga, paano daw yung kakainin nila, saan daw sila kukuha ng ganito? So, samot sari-sari ang narinig nating balita, mag-isa paligid natin na wala silang ganito, wala saan silang kukuha ng ganito na makakain. So, makakita po natin na talagang dumaan sa hirap, amen po ba? Alam niyo po ng panahon po na yun, nakaranas po kami noon Baliwag, Bulacan. Nakaranas kami na tawag po dito yung kakatukin ka, tapos maghihiram sa'yo ng bigas, ganyan. Pero praise the Lord po kasi nung panahon na yun, ang lingkod ng Diyos, unsa kasi nagtanim ka sa gawain ng Panginoon, hindi kanya pababayan, tulad ng babaeng balo. Dahilan sa binigay niyang konting harina at konting langis, alam niyo po, ang pinangako ng Diyos sa kanila, nag-overflow na pagpapalad kasaganhan. Hindi nga naubos yung harina, yung oil nila eh. Kasi bakit? Mas lumabis pa doon sa ilang taon na dumaan yung kahirapan. Alam niyo po, hindi naubos yung harina, hindi naubos yung langis. Kasi bakit? Mas pinagpala ng Diyos yung babaeng balot, hindi sila nagutom. Hindi nga sila namatay eh. Diba sabi ng babaeng balo, ito na yung huling pagkain namin, mamamatay kami. Pero hindi nangyari yun. Kasi bakit? Pinagpala sila ng Diyos dahil nandun sa maliit na kaunting harina, langis ay binigay nila sa lingkod ng Panginoon. Pagtatanim po yun, amen po ba? So, nung panahon po na yun, pandemic, alam niyo po, naranasan po namin, nakatukin kami at hiraman po kami ng bigas. Pero glory to God, kasi po bakit? Lingkod ka ng Panginoon, ang sabi sa Biblia, huwag kayong manghinawang tumulong sa kapwa ninyo. Amen po ba? Kasi yun ang utos ng Diyos na huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti sa kapwa po natin. Amen po. Kung tayo po ang ginagamit ng Diyos doon sa pangangailangan ng kapwa po natin, bakit hindi natin ibigay? Amen po. Kaya sabi nga po sa Bible, gawin mong may kalakip na pag-ibig ang lahat ng gagawin mo. Bakit? Kasi hindi mahirap kung ang nangingibabaw sa atin pagdating sa pag-ibigay ay walang iba kundi yung pagmamahal. Amen po ba? Kung may pag-ibig po tayo. At ayun po, madaling magbigay financial, madaling magbigay material. Amen? Kasi alam naman natin babalik yun sa atin. Pero hindi tayo after dun sa reward, hindi tayo after dun sa babalik eh. Amen po ba? Kasi bakit? Kasi ang goal dapat natin ay yung makatulong tayo at na isabuhay natin yung itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Amen po. Kaya nga po na sinasabi ko kanina, madaling magbigay financial, madaling magbigay material. Pero pagdating po sa part ng pag-ibigay sa Diyos, dun tayo nahihirapan. Amen po ba? Which is, sa Diyos naman lahat ng galing, ang lahat ng meron sa akin, lahat ng meron na sa'yo, lahat ng meron na sa atin ay galing sa Diyos.
Pero nakakalungkot pong isipin kasi pagdating sa pangangailangan ng Diyos, hindi natin maibigay. Eh ngayon, sabi nga po, sa pinag-aaralan po natin, ano ba yung bagay na maliit na kaya mong ibigay sa Diyos naman? Amen? Na alam natin na mapapangiti natin ang Diyos. Ngayon, tayo, dapat alamin natin yun na ano ba yung bagay na magagawa ko at mai-offer ko sa Diyos. Ang Diyos, nasanay na tayo na ang Diyos ang laging ang nagbibigay sa atin eh. Amen po ba? Oo. Sabi nga po, mas mainam ang nagbibigay kaysa sa binibigyan. Amen po ba? Pero tayo po bilang isang Kristiyano, marami na pong naibigay sa atin ang Diyos. Ang tanong, ano po ba yung maliit na pwede mong i-offer o ibigay sa Diyos? Amen? Kung titingin ka sa gawain at sa bukirin ng Panginoon, marami tayong pwedeng ibigay sa Diyos eh. Pero ang tanong, nakahanda ba tayo? Willing ka bang ibigay yun? Minsan alam na natin kung ano yung bagay na hinihingi sa atin ng Diyos o yung dapat ibigay sa Diyos. Pero po, at higit sa lahat, yung nakakagaan po tayo sa gawain po ng Panginoon. Ulitin ko po ulit, sa loob ng simbahan, marami tayong pwedeng ibigay, i-offer sa Diyos. Kung kailangan maglinis ng simbahan, maglagay ng mga upuan, gawin natin. Amen po ba? So, yung suporta sa mga pastor, sa mga worker, gawin natin. Ay ng Diyos kung magpapagamit po tayo sa Panginoon po natin. At ulitin ko po ulit, tayo naman po ang magbigay po sa Panginoon po natin.